Yo, hello guys, and what is happening again? Na tayo ulit ay nagbabalik sa panibagong Shindo Life Adventure. At kung makikita nyo, unang bungad, no? Level 1,000 na, guys. Oh my God. Medyo nawili na ako sa game na to. And yun nga, nagmax na tayo. Wala na, finish na. Hokage dati bayo. And by the way, guys, kamusta naman pala yung mga buhay-buhay natin sa event? So, nakuha nyo na ba yung mga Forge Rengoku or Forge Sengoku nyo? So, actually, guys, ako... Yon, nakuha ko rin sa wakas. Forge Rengoku, let's go! Grabe tong Forge Rengoku na to. Sobra-sobrang stress na dulot sa akin ito. Halos isang araw rin akong tuloy-tuloy na nag-grind dun sa Forge event. Grabe. Tapos hello, hindi pa ba rin natapos yung... Anta o kurostay to uzu-uzu shi... Bastos ka ba, boy? Nagpapaliwanag ako dito, ina-atake mo, me. Siga ka ba? Takbo! Masyado ka, patay! Awit yun ah. Napagtirpan ako. Anyway, yun nga guys, no? After kong makuha tong Forge Rengoku, after nung sobrang stressful na pagkuha nito, eh hindi pa pala dun matatapos yung ano ko, yung bangungot. Kasi kahit nakuha ko na siya, hindi ko siya ma-equip dahil wala akong bloodline bag. Oh my God. So dahil dito, napilitan ako bumili ng bloodline bag na Game Pass. Naisip ko kasi sobrang paghihirap, sobrang stress na idulot sa akin ito, tapos hindi ko magagamit. Anak ng yawa naman, anak ng teteng naman yun. So sabi ko, hindi po pwede to, kailangan magamit natin to. Kaya yun guys, napilitan ako bumili ng Bloodline Bag Game Pass. pero, actually, sa lahat ng Game Pass na nakukita ko dito sa Roblox, itong Bloodline Bag ang sa tingin ko, ang pinakasulit na Game Pass na po pwede nyong mabili. Kasi guys, pag meron kayong palang Bloodline bag, may equip nyo lahat ng Bloodline na na-unlock nyo na. So actually, nag-spin din kasi ako para dun sa Forge Sengoku. Kaya nakakuha rin ako ng ibang klase ng Bloodline, gaya nitong Ink. Ayan, eto Emerald, ewan ko, maganda ba to? Tapos, ano pa ba yun? Eto, Senko, tsaka Kokotsu. Pero ayun nga guys, eto nga Bloodline Bag, yung pinakasulit na Game Pass na nakita ko dito sa lahat ng mga nalaro kong Roblox game. So ako kasi guys, hindi ako basta-basta bumibili ng Game Pass kung alam kong hindi naman importante or wala naman kakwenta-kwenta. So ayun na guys, medyo humaba na yung daldal ko. Tara na, para subukan na tong Bloodline na to. Alright, kuha muna tayo ng quest. Sana available yung story mission. Please, available. Yes, let's go, available. Alright, eto na. Ang bagong bakulaw. Ayan, no? Boom! Grabe! Di nila ako madamage, tapos sila nadadamage ko. Napakalupit. And then letter B. Eto, may stun. Yon. And then Kamui! Bruh. Ay, naka-cancel! Okay! Uy, nandun lang sa kabila yung kalaban. Siyempre, activate na tayo ng mode. Boom! Let's go! Ayan na! Obito long hair! Let's go! Wait lang, charge muna tayo ng chakra natin. Let's go, letter Z! Ayan! Boom! Tapos automatic sila umi-aim sa kalaban. Oh, grabe. Kamuy! Aha! Boom! Oh, grabe, man. Astig. Time to put an end to this. Must defeat the boss. Let's go. Defeat the boss. Mami? Oh my God. Pwede pala. Oo nga. Pwede nga pagsabayin yung... What? What? Pwede pagsabayin yung mode na itong dalawa. Wow. Grabe. Ito na yata yung boss, no? Wait lang, regen mo tayong buhay. Hindi ko pa kasi masyado kabisado gamitin tong ano na to eh. Forge Rengoku. Ngayon ko palang gagamitin actually. Ay, mali. Tignan mo, nagkakamali pa nga ako. Okay, sige. Paulan na agad natin yan. Here we go! Z-Spec. Hey! Saka ulit tayo sa robot. I mean... Ay, natatamaan pala ako mismo. Kahit nakasakay ako dun sa statua, natatamaan pa rin ako. Kamuy! Oh, mamamatay ako. Yun na, boss na lang natira. 1-on-1 na kami ng boss. Wee!
Water Dragon ang habol, grabe ah. Dito boss. Eh no, suntukan, susano. Suntukan boss. And paulan na lang. Halo. Tumama sa puno. Awit, palpak. Duraan mo yan. Nani? Duduraan ka nitong ano ko, estatwa. Hindi ako makagalaw, ano ba yan? Daya nito, wala na akong mode, patay. Naubos na yung mode ko. Wait lang. Yan, mode na ulit. Ito ka dito. Uy, huwag mabuli niya. Dito, dito, boss. Yan, dito, open. Ala, nawala. Saan yun? Yun! Muntik-munti ka na ako dun, pero napatay natin. Tapos pala guys, pag tumatakbo siya, para siyang nag-i-instant transmission. Ayan o. Parang may mini teleport siyang ginagawa. And then for example, meron kayong kalaban, tapos medyo low health na kayo, or I mean, kailangan nyo mag-charge ng chakra. Pwede kayong magtago sa loob ng bahay. You know? Tapos mag-charge kayo ng chakra. Ewan ko kung matatamaan pa rin ang skill dito, pero I think hindi ka nila makikita dito eh. Alright guys, yung kinagandahan pala talaga dito sa bloodline na to, pwede siyang ilagay sa FGH. Okay, lagay natin tong dimension trap sa H. At saka ito, lagay natin sa G. Pati ito sa F. Nandito na yung mga skill nitong bloodline na to. And then, yung mga skill naman na itong vine natin, ilagay natin dito. Wow, grabe. Ang dami na nating skill. Kaya lang, kung gagamitin natin lahat yan, ang lakas niyan umubos ng chakra. Kasi lahat yan gagamit ng chakra eh. Yun lang ang disadvantage pag gaganyan. Alright guys, pagsabay natin gamitin yung mga skill ng dalawang bloodline na to. Okay, mode ng Rengoku, Forge Rengoku. Tapos mode ng Vine. Eh, Obito Vine. Pero parang ganito naman sa anime, di ba? Di ba si Setsu nagtago sa loob ng katawan ni Obito? Anyway, gamitin natin yung dalawang special nila. Gamitin natin yung Vine. Boom! Sabay gamit ng ano, halimaw. Ayan. Grabe, di ba? Stun sila dyan eh. Tapos biglang babalahan mo ng mga ano, laway ni ano, robot. Ayan lang. Yun nga, lakas kumusumo ng chakra. Dalawang skill pa lang, kalahati agad. Lupit nito, tapos di ka nakikita. Oh, grabe si Obito. Diver na sa lupa. Tapos ugatan natin. Tapos kamoy. Grabe. And then... alam ko yung kamoy, mapupunta sila sa ibang dimension, di ba? Tapos pagbalik nila, meron ng mga ganito, meron ng mga clone. Ang alam ko yung second skill ng Vine, tumatago sa pader eh. Eto. Yun nga, tumatago sa pader. Tapos tanggalin natin dito sa loob. What? Na-stuck. Tapos labas tayo gamit yung dash ni ano, Obito. Wow, astig. Grabe, no, di ba? Astig to pantaka sa kalaban eh, no? For example, low health na kayo. Takbo lang kayo sa mga bahay-bahay. Hanap nga tayo na. Yun, may tao doon. Mag-tripan natin to. Sino to? Sino to? Si Naruto ba to? Ugatan natin, ugat. Takbo, takbo. Lala. Saan yung kalaban? Wala. Huli. Sabay kamoy. Kamoy! Takbo! Tumakbo na! Wala! Ang gulo! Ano yun? Ano siya? Nawala! Bilis tumakbo! Ang lakas pantrol nitong ano yun, no? Vine! At ayun na nga guys, level 1000 na tayo. Pero ang pagkakaalam ko, sabi ng mga tropa natin, pwede pa dito mag-reset. I mean, magbaback to zero tayo. Pero yung stat natin madadagdagan, so mas lalakas tayo. Tsaka yung rank yata natin tataas. Pero yun nga guys, dito na muna natin tatapusin tong video natin. Kung nagustuhan nyo, pakiwan nyo naman isang napakalupit na like. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, eh magsubscribe na kayo guys para updated guys sa susunod nating uploads. At alright guys, kita kasi lang ulit tayo sa susunod na video. At ako ni si Dralo, nagsabing paalam sa inyo. Mga araw, Blackshan. Bye-bye!